Ate Beshi! So, wala tayong kasama mga kids dahil ang aking video for today ay pag-usapan natin ang Detick na tinitinda po namin sa Shopee. At ito po yung link ng aming store. Yan. Sa aking Misha Kennel po, mga kabeshi. At kung bago lang po kayo sa aming YouTube channel, please subscribe us and click the notification bell. Or pwede rin po kayo mag-comment below kung yung mga tanong po ninyo sa mga product po namin sa Shopee po, sa aming tindahan. So yun mga kabeshi, sinabi ko nga po sa inyo na pag-usapan natin ngayon ay ang Detick. Ayan, Detick. So yun mga kabeshi, mostly kasi ang tinatanong po talaga kasi nila, ano ba nga ba ang pinagkaiba ng red at ng flas? Pagkakaiba lang naman po talaga nila is yung packaging. Ayan, mga kabesh. Medyo blurred. Blurred siya, no? Ayan, hindi na. So, ito yung 1cc plus, ito yung 2cc plus, at ito yung 2cc red. So, si 1cc plus, ito, may color blue nga siya. Yung pinakalagay niya, plus. At ang packaging po niya ay may meron siyang plastic cup at saka may aluminum. Then, si 2cc naman po, color blue ang plastic cup niya. Then, aluminum, silver. Unlike dito sa 1cc, gold. Then, blue talaga yung pinakaano niya. Then, makikita nyo, malalaman nyo talaga na 2cc siya is yung dito po, oh, 20. Hindi po kayo mag-ano dito. Meron din po pala ditong 2. Ito naman, ang 2cc. Ayan, 2cc red. Same lang din po sila ng 1cc red. So, paano nyo ba malalaman kung 2cc to? Ang 2cc is nasa 3/4 lang po ang laman. As in, 2ml lang po siya. Then, nakalagay po siya 20 to 25. Ayan po yung kilogram ng mga kilogram ng aso. So, ayan. Ayan po yung pinagkaiba nila mga kabeshi. Ang 1cc is good for up to 10 kilogram. Then, the 2cc is good for 20 to 40 kilogram body weight. Paano kung si Doggy ay 50 kilogram? So, ang kailangan mo isang 1cc at isang 2cc. Lahat po yan uubusin mga kabeshi. So, si Detick ay made in Thailand po siya. At nakakapatay po siya ng mga garapata ng 99.9% in 24 hours. Gaano ba katagal effective ang Detick Plus? Nagtatagal po siya ng 1 month only. Ayan, isang buwan. So, magiging maintenance po ito ni Doggy kung palagi po talaga nagkakaroon siya ng garapata. So, every month, kailangan nyo pong patakan si Doggy. How to use Detick mga kabeshi? Papatak lang po ito sa batok. So, bakit nga ba may mga syringe na variation doon sa aking tindahan? So, yung syringe po ay pwede nyo pong gamitin para makaiwas po tayo sa pagkasugat ng inyong mga kamay. Sabagkat matalim po ang pinakatakip or pinaka-aluminum cup. Top. Pinaka-aluminum top po nito. Yan. So, itong syringe po ito ay kukunin lamang po ang likido. Then after po niyan, itatapon na po natin yung pinakakarayom niya. So, ito na lang po yung maiiwan. Ayan. Pero mga kabesh, bago po pala ninyo lagyan si Doggy niyan, syempre paliliguan niyo po muna si Doggy. Kasi after 3 days pa lang po siya pwedeng paliguan. Ayan, syempre kailangan po patuyuin niyo po talaga si Doggy ng maigi. Kasi kung medyo basa-basa pa po siya, hindi po mag-e-effect yung nilagay niyo pong gamot. Then after po yung patakan niyan sa likod, mga kabeshi. Ah, ito pala isang paalala mga kabeshi, hindi po talaga ini-inject ni-inject kay Doggy ang Detick po natin. Pinapatak lamang po ito sa batok ni Doggy. Then after po niyan, after a minute, uklayan nyo lang po mga kabeshi para kumalat po yung gamot.
Then after po nyan, mga kabesh, doon nyo po makikita na naglalaglagan or namamatay na po yung mga garapata. Di pwedeng gumamit ng mga detick. Yung mga pregnant doggy at mga lactating doggy, yung mga nagpapadede or mga bagong panganak pa lang po, kasi syempre hindi natin napaliguan dahil nga po buntis siya at bawal nga po, di ba? Kaya yung iba nagkakaroon po ng garapata. At saka yung mga less than 8 weeks old puppies. So kailangan 2 months pataas po, pwede na pong patakan yung mga puppies. So ayan mga kabeshi, kung nagustuhan nyo po ang aking video na ito, please subscribe at click the notification, like and share, and comment below sa mga pwede nyo pong itanong sa akin mga kabesh. At yan mga kabesh, hindi po talaga ako isang veterinarian. Isa lang po akong online seller na i-review ko lahat sa inyo ang mga paninda naming produkto. Ayan, stay tuned lang kayo mga kabeshi para may matutunan din po kayo or kung may mga suggestion po kayo mga kabeshi, comment lang po. Bye-bye mga kabeshi! Thank you for watching!